Chen. 6 pieces ba? 6 pieces? What the? Seryoso po kayo? 211 isa nito. Hello? Seller ng Shopee. 173 plus 38 ang shipping fee. 211 pesos ang isang piras nitong baby brand na ito. Mabuhay! My name is Rimi Saginsin and welcome to my channel. At hindi nga po, kita nyo nga sa preview na ang didiscuss ko nga ay itong in-order ko sa Shopee na dumating kahapon. At ngayon po ay kukontinue ko ang paggawa ko ng review tungkol dito dahil sa sobrang na-disappoint talaga ako. At ito po yung baby bra na in-order ko para kay Ansita na akala ko ay 6 pieces pero ang laman po niya ay isang piraso lang. At ito po yun. Ayan siya. Yan na po yung nasa loob. Isang piraso lang po siya. Ayan. Tapos may nakalagay na isang pirasong papel na gusot-gusot pa na hindi ko maintindihan kung para saan ba ito. Nakalagay dito yung parang code number, ganyan, na magkaiba pa. Yesterday. Today's video, ang gagawin ko naman po ay mag-unpack ako ng binili kong baby bra for Ansita Saginsin. Yay! She's already 10 years old at nagtry akong bumili ng baby bra sa Shopee. Ito yung bra na walang hook. Kasi dito, mahirap palang maganap ng baby bra na walang hook. So, yon, ito po siya. In order ko po ito sa Shopee nitong July 20 at dumating kanina lang July 25. So, after 5 days, dun lang po siya dumating. At yun po, ang pagkakalam ko ay 6 pieces ito, pero nagtataka naman ako at bakit mukha siyang manipis. So, yun po, and it's time for another English speaking, no Tagalog, because she don't speak Tagalog. Right, Ansita? Yep. And let's start, di ba? Let's open na, Ansita? Yes. Let's open na po itong baby bra na binili namin sa Shopee. Sito. And, ten. 6 pieces ba? 6 pieces? What the? Seryoso po kayo? 211 isa nito. Hello? Sa seller ng Shopee. 173 plus 38 ang shipping fee. 211 pesos ang isang piraso nitong baby bra na ito. Oh my God. Ano nangyari? So, very disappointing talaga. Nakakainis. At masasabi ko na sa tagal kong umu-order sa Shopee at the same time sa Lazada, first time ko na masasabi ko na sobrang nabudol ako sa in-order ko. May masasabi ko rin na nagkamali din ako kasi sa picture kasi, nag-base kasi ako sa picture at ito yun. Makikita nyo na 6 pieces ang nakalagay. So I was expecting na 6 pieces ang darating. Kasi that time, scroll ako, nagsesearch pa ako ng ibang seller at yung picture na pinost nitong seller nito ay hindi yung picture na pinopost ng ibang mga seller. So kumbaga, same-same lang ang picture, kumbaga copy-paste lang sila. And itong seller na ito, walang nakalagay na 6 pieces ang 173. Pero hindi ko rin naisip na isang piraso lang pala siya. Kasi nga, na kumbaga yung attention ko is na-carried away ako doon sa picture na 6 pieces yun. At yun nga, dumating kahapon, sobrang na-shock ako na isang piraso lang siya. At kaya nga ang ginawa ko, nag-chat ako sa seller kahapon at mga ilang oras ay nag-reply siya. Pero hindi ko maintindihan yung ano niya, yung reply niya, nakakainis. And then,
nagreklamo na rin ako sa Shopee, nag-email na din ako sa Shopee. At ano, medyo naguguluhan ako sa mga ginagawa nila, ganyan. Kaya ang masasabi ko na lang, kung hindi man mareresolba itong kaso na ito, gusto kong i-share sa inyo itong na-experience ko na wag kayong o-order sa seller na ito. Ilalagay ko yung link dito. Ayan po siya. And then, ayan nga po, sa halagang 173, can you imagine that? 173, 100 plus ang presyo ng baby bra na ito na hindi naman branded. Tapos, actually, ang total na binayaran ko ay 211 kasi ang shipping fee niya ay 38 pesos. So, 211 pesos itong baby bra na ito. So, it's so stupid. Nakakabwisit. Ganyan. And ayun nga, dun nga sa video namin ni Ansita, pasensya na po na natatawa siya. Pero ako, hindi ako natatawa kasi nga, sobrang nagulat ako. So, yun lamang po. And, ayun, pag-o-order po kayo sa mga online tulad ng Lazada at saka Shopee, mag-ingat po kayo. I-check niyo pong mabuti kung baka po na nakikarried away kayo para bang na akala niyo yung nakalagay na picture, eh, ganun din kadami ang darating sa inyo. Hindi niyo akalain na, katulad nito, hindi ko in-expect na 173 pesos pala isang piraso nitong baby bra na ito, na samantalang sa ibang seller, 19 pesos lang ito. And mind you, ito, yung seller na ito ay taga Binondo, Manila lang. So in short, taga Divisoria siya. 173 pesos, mukha ba siyang presyong Divisoria? Hindi po. Di po ba? Nakakainis. So yun lang po gusto kong i-share sa inyo na mag-ingat po kayo sa pag-o-order sa online at i-double check niyo po yung price, kung ilang piraso po yung price na yon, para hindi po kayo magkamali katulad ko na ayun po, nabudol po ako ng dahil lang po sa baby bra na ito. So yun lamang po, very disappointing, nakakainis, pasensya na po. Pero gusto ko lang po i-share sa inyo itong na experience ko sa pag-order ko sa seller na ito. So yun lamang po, and hanggang dito na lamang po, and thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!